Hopya, hopya. Ito ang paborito ko noong ako ay bata. Kaya ngayon, ako ay gagawa ng hopya sa kawali. Umpisahan na natin ang paggawa ng paborito kong hopyang munggo. Kailangan natin dito ng kalahating kilo ng munggo. Hugasan natin mabuti. Lagyan ng sapat na tubig at pakuluan hanggang sa lumambot ang ating munggo. Pag malambot na, turugin lang natin siya ng bahagya. Lagyan natin ng isang latang gatas na malapot o condensed milk na siyang magsisilbing pangpatamis ng ating munggo. Haluin lang natin mabuti habang ito ay nakasalang sa mahinang apoy. Hanggang siya ay lumapot kagaya nito. Ngayon naman ay gagawin na natin ang pabalat para sa ating hopya. Ito ang unang dough na gagawin natin. Kailangan natin ng 2 cups ng all-purpose flour. 1/2 teaspoon ng salt. Haluin lang natin siya. Then mag-a-add tayo dito ng 1/2 cup ng vegetable oil. 1/2 cup ng tubig. At saka natin siya i-mix. Konting halo lang kailangan natin dito, hindi kailangan maging smooth ang ating pabalat ng hopya. Dahil ang importante dito ay maging flaky yung texture ng ating pabalat. Kaya dapat hindi kailangan ma-overmix ang ating dough or ang ating pabalat. Ilagay lang natin siya sa ref saglit 20 minutes. Ngayon naman ay gagawin natin ang ating second dough. Meron tayo dun itong 1/2 cup ng all-purpose flour. 1/2 cup ng sugar. Haluin lang natin. Then magdagdag tayo ng 2 tablespoon ng lard o yung taba ng baboy. Pwede rin kayong gumamit ng butter or shortening. Meron ako ditong 2 tablespoon ng margarine at i-add ko rin siya dito para mas creamy siya. And then saka natin imimix kagaya niyan gamit ang tinidor. Katulad din ng ating unang dough, hindi dapat siya ma-overmix para maganda ang kalabasan ng ating hopya. Dapat flaky ang ating pabalat. So ganyan lang siya. I-rep muli natin para naman sa ating munggo palaman, gawa lang tayo ng maliliit na bilog kagaya niyan. I-shape lang natin siya pabilog para mas madali nating magawa mamaya o ang paglalagay sa ating pabalat o sa ating dough. Ganyan lang po siya. At ngayon naman, umpisa na natin ang ating pabalat. Kunin natin ang first dough na ginawa natin. I-spread lang natin sa table. At i-platen gamit ang rolling pin. Pagkatapos nating ma-plat, kunin naman natin ang ating second dough at saka natin i-spread sa ibabaw ng ating first dough. Then gumamit tayo ng plastic, ilagay lang natin dito sa ibabaw niya bago natin siya i-roll ng ating rolling pin. Ganyan lang siya. And then, alisin natin ang plastic at saka natin siya i-fold ng isa sa magkabilang side, 2, 3, 4 na fold. At saka natin muling padaanan ng ating rolling pin para ma-platen ulit siya. 2 beses po natin itong gagawin. Yan, after ma-platen siya, i-fold natin muli ang magkabilang side. And then yung kabila at yung taas, yan, bali 4 na fold po siya. At muli natin siyang i-platen gamit ang rolling pin. Ganyan lang siya kadali. Hindi siya kailangan ng matinding masa.
So after that, pwede na natin siyang i-rollyo. Umpisahan natin sa gilid. Ayan, ganyan lang siya. I-roll natin siya ng ganyan para magdikit yung ilalim ng ating dough. And then saka natin siya ikakat. Dahil hindi naman po pangpenta itong aking ginagawa, so hindi ko na siya tinimbang. Kaya kinat ko na lang po siya ayon sa gusto kong laki. So ganyan ang itsura niya. So sa nakikita nyo, ayan, di ba kitang-kita yung layer ng ating dough. Ayan siya, ang ganda. Ngayon naman, umpisahan na natin ang paglagay ng ating palaman. I-flatten lang siya ng ganyan. Dahan-dahan lang dahil malambot. Ayan siya. And then kumuha tayo ng ating palaman na ball na ginawa kanina. Gawin lang natin ng ganyan. I-lock natin and then pabilog. And then kunin natin yung ating circle na cookie cutter. Ilagay natin dyan para mamold siya into circle na kagaya nito. O diba ang ganda? Ulitin natin. I-flatten lang natin ng bahagya. And then kumuha tayo ng ating munggo peeling. Ilagay natin sa gitna at dahan-dahan nating ilock. Gaya niyan. At saka natin siya ilagay doon sa ating cookie cutter. So, ayan siya. Diba ang ganda? Ang cute niya. So ayan, bali nakagawa tayo ng 24 pieces na hopya. Ngayon naman, umpisa na natin ang pagluluto. Meron tayo ditong plat na kawali. Painitin sa mahinang apoy lamang. Tsaka natin ilagay ang ating hopya. Lutuin po natin ng hanggang 3 minutes on both sides. Saka natin baliktarin gamit ang kamay. Huwag nyo kong gagayahin dahil wala po akong tong. Mainit po yan, mapapasok kayo. So ayan, pagluto na ang both side ng ating hopya, kailangan po natin siyang patayuin para maluto naman ang kanyang side. Gaya niyan. So ayan, luto na ang ating masarap na hopyang munggo. Tikman na natin my favorite hopya. Wow! Looks flaky and yummy. Ang sarap. Thank you for watching. Till next time.